na bayan, inagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay nga. Sinaw na ang alin, ang daong ay lupasin, upang siya ay makapiling, mapagilang na Diyos natin. Bayang magsiawit na bayang, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumalaki sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming kasarin ang langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandigutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo na sa aming kaluuban ay manuot ang pag-ibig sa iyong galang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya na iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihan na iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning ito tinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita na ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya iniisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang malinggawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.
buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareligyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, may mga Pariseo at ilang eskriba na galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraan na naaayon sa turo na minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turo na minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo
at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang nakandog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri at pagsambang ginagawa nila ay walang kabulukan. Ang mga utos ng tao ang itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabulukan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lakat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kakalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lakat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming ibig ipaalaala sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ang pag-uusapan lamang natin ay itong kanyang binanggit sa dulo ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ano ba ang mga gawain na kung ginagawa natin sa mata ng Diyos, tayo ay napakarumi
At sapagkat napakarami natin, hindi tayo matatanggap sa langit. Pagdating ng ating kamatayan, kung hindi tayo nagbago. Ang pakikiapit, ang premarital sex, ang pagnanakaw, ang pumatay, katulad din ng abortion, pangangalunya, pag-iimbot, ang paggawa ng lakat ng kabuktutan, katulad ng pandaraya, kahalayan, nag-iisip ng masasamang isip, ang nanonood sa internet ng mga makakalay na bagay, ang pagkaingit, paninirang puri, ang kayabangan, ang kahangalan, ang mga ito nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos. At kung hindi natin naalis ito sa ating pagkatao, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Panginoon sa langit. Kaya, alisin natin sa buhay natin ang mga bagay na sa mata ng Diyos nagpaparumi sa atin ng husto. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba, ang ating tugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas na mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pangtao
at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyan katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kami na matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagkaganda ng alay ay narito po ang alakati na pa'y dala sa altar mo, anyo'y magiging tunay dugumot katawan. Magbibigay buhay. Maghahanda ng alay ngayon ay sisimlan ang alakati na pa'y ay bebendisyon na anyo'y magiging gumot katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na pag-aakin ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong
ating Diyos, marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-araw. Ikaw ang kumukubog sa tao bilang iyong kawangis na makapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ang pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong wakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhay ka, oong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
Nazareno, ni kulwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.